bakit medyo natagal yung follow-up ng projects? I think it was up with the sa ano biggest project ko since ito rin po yung isa sa films na under Star and Diva. So talagang pinaghandaan siya, pinaganda. And plus I'm working with Derek Kulin and of course the ano Derek Gino. Tsaka, 1 year in the making to. Sobrang antagal na niya. At saka malaki yung project dahil maraming readers yung book, maraming fan yung title niyang X with Benefits. So, kasi makahatak din ako, kasama din ako doon. And to answer bakit natagalan, so, nagkaroon lang ng mga problems in between. But I'm recovering now. So, hugot. Yeah. So, I'm okay now. Mas tinatry ko now to improve myself para if may project na dadating, mabibigay ko yung best ko and of course, mas makikita nila yung different na Meg Imperial na okay, may nagbago talaga kay Meg and so mas mature. Okay, thank you. Ako nag-move on ako. Gusto ko yung nakikita ko yung lagi, like, kunya, hindi naman stalker much, pero tinitingnan ko siya, like, anong ginagawa niya. Para syempre, nasawa na ako, ano ba yan? Like, parang naririndin ako lagi na lang siya yung chine-check ko or something like that. Parang yun yung process ko na... Baklang-bakla yung ginagawa niya. Napapagsawa. Diba yung chine-check? Gawang galing. Sorry! Siya pala yung chine-check mo lagi. Wait, hindi naman sa pagiging ano, pero hindi nga, ganun naman yung way. And of course, nagiging busy ako sa sarili ko na i-focus ko na lang sa work yung utak ko and of course, sa family ko. Saka nakakatulong din na lagi kang may kausap na friend na sasabihan mo ng ganito para na mo-motivate ka niya na hindi, okay lang yan. And to think na mas mahal ko rin yung sarili ko. So, ang mahalaga, dapat mahalin mo yung sarili mo more than you love someone else. Kasi, mahirap na ibigay mo yung lahat, so dapat 50-50 lang. Yun ang realization mo, yes. Pag-move on. Mm-hmm.